tutulungan ko siya. Tumakas na kayo ni Carla. Sige na, Maya! Pinainumpa niya ang dugo niya kay Carla at pinapatuloy niya nga kami dito ng libre at pinapakain ng masasarap. Si Melinda hindi siya normal na tao. Mag-ingat ka! Para sa mga mahilig sa mga kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Sitio Pangil. Pasukin ang nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Like and subscribe. Sitio Pangil. Ang mga kababayan natin sa probinsya ay sadyang matulungin. Sa ibang lugar nga ay uso pa ang bayanihan. Laging handang tumulong kapag kailangan mo. Hindi mapagsamantala. Ito ang buong akala ko nang mapadpad kami sa isang bayan sa probinsya. Ako si Maya at ang ibabahagi ko ay nangyari sa amin ng asawa ko 5 taon na ang nakalipas. Isang karanasan na nagturo sa akin na hindi pala lahat ng nag-aalok ng tulong ay kapakanan natin ang nasa isip. Minsan, may nakatagong dahilan sa likod ng binibigay nitong tulong. Maya, malayo pa ba tayo? Oo, ilang oras pang tatahakin ng bus bago tayo makarating sa Legazpi, lalo na't ganitong lagay ng panahon. Bad trip naman. Tumingin ako sa bintana. Niyayanig na ito ng lakas ng hampas ng hangin at ulan. Niyakap ko ng mas mahigpit ang sanggol sa aking bisig. Vicky, nag-aalala na ako kay Carla. Init pa rin ba siya? Oo, nilalagnat na nga. Ako, ano ba nangyari? Bakit ba nagkaganyan yung bata? Bago ko pa masagot ang tanong ng asawa ko, narinig namin na nagbukas ang speaker ng bus na sinasakyan namin at nagsalita ang konduktor. Magandang gabi po. Ayos po natin ipaalam sa lahat ng pasahero ng Bicol Isarog Transport na magkakaroon lang po tayo ng mga delay sa ating arrival time. Ayon po sa balita, tinasa na ang super typhoon signal at minabuti na po nating magkaroon ng karagdagang pag-iingat sa ating ruta. Kaya magdadahan-dahan po tayo, lalo na sa mga delikadong daan. Maraming salamat po sa inyong pangunawa. Napasimangot ako sa balita. Ang normal na 13 hours na biyahe ay ma-e-extend pa. Nalintik ka na, Ricky. Madadagdagan pang oras ng biyahe natin, oh. Teka, kakausapin ko nga yung konduktor. Baka may gamot sila. Siyempre wala silang gamot para sa 12 months old na sanggol, Ricky. Ano ka ba? Nakalimutan mo bang sanggol yung anak mo? Bakit ang init agad ang ulo mo? Pwede naman magtanong, di ba? Bakit wala kang dalang gamot para kay Carla? Ikaw ang nanay, hindi ka handa. Sorry. Hindi na niya hinintay ang paghingi ko ng pasensya. Umalis siya sa upuan at nagtungo sa harap ng bus. Napapadalas na ang mga ganitong tagpo sa aming mag-asawa. Lalo na ngayon na napromote si Ricky sa kanyang trabaho at bumalik na ako sa opisina matapos ang maternity leave. Patong-patong na ang stress sa trabaho kasabay ng pag-aalaga sa sanggol. Kaya nang naisipan kong dumalaw na muna sa mga magulang ko nitong weekend sa Bicol, agad siyang pumayag sa naturang bakasyon. Hindi naman namin alam na biglang sasama ng ganito ang panahon sa gitna pa ng aming biyahe. At nagkasakit pa ang anak naming si Carla. Nakita ko si Ricky na nakasinghal pabalik sa upuan. Wala silang kahit ano. At narinig ko, sabi ng driver, kinakabahan siya sa dadaanan natin, Maya. Hindi siya sigurado kung makakalusong sa baha ang bus.
Kasabay ng mga kulog at kidlat ang pagduwal ni Carla. Dali-dali kong pinunasan ang sanggol at inaplos ang kanyang noo habang umiiyak siya. Lumalala ng sakit niya, Ricky. Maya-maya pa ay biglang gumewang ang bus at napakapit kami sa mga upuan. Ilang minuto ang nakalipas sa ganitong paraan hanggang naging matiwasay na ulit ang lahat. Mapapalagay na sana kami nang lumakas pa ang ulan. Sumunod namang nakadaan ang bus sa isang bayan kahit puro baha ang kalsada nito. Mukha naman palang walang dapat ipaglalala yung driver eh. Tamo, nakaraon saman tayo. Sana nga. Gusto ko nang dalhin sa doktor si Carla eh. Pero ang mga hiling namin ay hindi nagkatotoo. Dahil habang binabagtas namin ang isa pang matarik na landas, biglang huminto ang bus. Bumaba ang konduktor at may kinalikot sa makina. Sumindi ulit ito, pero wala pang isang oras, bumigay ulit. At sa pinakamalas na pagkakataon pa dahil madaling araw na noon, sa gitna ng mga malalaking punong kahoy, nahinto ang bus at walang ilaw ng poste ang matatagpuan sa lugar. Mistulang headlights lang ng nasirang bus ang nagbibigay ng ilaw sa madilim na daan. Bad trip. Paano na? Ano na yung gagawin natin? Pinapaalalahan po ang lahat. Uminaon lang po muna tayo. Manatili lamang sa kinauupuan natin. Huwag po kayo magpapanik. Bababa lang po kami ng driver para tingnan ang makina. Maghintay lang po kayo sa pwesto ninyo. Wala po munang lalabas dahil napakalakas po ng ulan. Hindi po namin kargo kung mawawala kayo dito sa liblib na lugar, kaya pumirmi lang po ang lahat. Inuulit ko, uminaon lang po tayong lahat. Kalokohan. Nayos na nga kanina, nasira pa ulit. Paano niya ini-expect na kumalma lang tayo dito? Paano kung madisgrasya pa tayo sa mga winding roads pag sinabak ulit yung sirang makina? Ricky, makinig na lang tayo sa konduktor, baka maayos pa nila. Sige, tingnan natin kung magagawan pa nila ng paraan. Pero pag hindi, bababa na ako. Ha? Eh ano naman magagawa mo? Marunong ka ba mag-ayos ng makina? Hindi. Pero hindi ba may dinaanan tayong bayan kanina? Tsaka may nakita ako mga bahay na may ilaw. Napakalayo noon. Ano bang gusto mong gawin? Humingi ng tulong doon? Siguro doon na muna tayo makikituloy. Baka may motel doon o kahit ano. Basta hindi dito sa bus na to. Sira-sira pa eh. Baka may iba pang dumaan. Makisakay tayo. Unahan na natin yung ibang mga pasahero. Teka, kita mo naman walang ibang dumadaan na sasakyan at napakalayo pa ng bayan eh. Huwag ka muna magpadalos-dalos. Hindi ba nakikita ang kalagay ni Carla? Paano kung lumala pa yung bata? Ano, gusto mo panoorin ko lang yung anak ko nagkakahaganyan na wala akong magawa? Hindi naman sa ganun, pero... Halibasa, yan ang gawain mo eh. Mas gusto mo pang iwanan yung bata sa yaya kapag nasa trabaho ka. Pwes ako hindi ganun. Aba, Ricky, sumusobra ka naman. Tahan na anak, hindi nag-aaway ang mami at daddy ha? Tahan na. Pero kahit anong kumbinsi ko sa aming anak ay umiiyak pa rin siya. Kaya tumayo ako habang buhat siya at sinubukan siyang patahanin habang naglalakad sa kahabaan ng bus. Maya-maya ay narinig ko ang konduktor na nagsasalita ulit sa speaker. Bumalik ako sa upuan namin pero dito na nagsuka si Carla. Nasukahan pa niya si Ricky na siya namang tumayo at hindi mapakali. Sinalat ko ang liig ni Carla. Inaapoy na siya ng lagnat. Maya, bababa na ako. Akin ang payong. Titignan ko na kung anong pwedeng gawin. Ano ba? Mapapahama ka lang yan eh. Hindi ko binigay ang nag-iisang payong namin para hindi siya umalis kaya siya na ang naghalungkat sa mga bag. Hindi talaga niya ugali ang magpapigil kung may gustong gawin. Inablot niya ang payong at kinuha ang cellphone mula sa bag niya. Dito lang kayo. Babalik ako agad. Dadalhin ko ang cellphone ko. Tumawag ka sa akin pag naayos na ang bus, ha? Tatawag din ako kung makahingi ako ng tulong. Hinugod ko ang phone ko sa bulsa at tiningnan ang screen nito. Teka! Walang signal dito! Ricky! Pero nakalabas na siya ng pintuan ng bus
Susunod sana ako sa kanya pero naamoy ko na kailangang palitan ang diaper ni Carla at umiiyak pa rin siya sa gitna ng lahat ng nangyayari. Lumipas ang ilang minuto na walang balita. Maya't maya kong tinitingnan ang phone ko para sa mensahe o tawag ni Ricky. Pilit ko ding sinusubukan kung makakapasok ang mga mensahe ko sa mga magulang ko para humingi ng tulong. Pero dahil madaling araw na alam kong tulog na sila kahit magkasignal man ako. Sumampa ng isa pang oras nang walang nangyayari. Hindi na ako mapakali sa pwesto ko hanggang sa nakita ko si Ricky sa pintuan ng bus. Nakangiti siya. Kita akong bahay. Sa totoo lang, ilaw pa lang inakita ko pero at least siguradong may tao. Pwede natin puntahan. Sigurado ka ba? Hindi ba nakakatakot sa gubat? Eh, wala na tayong choice. O hindi na maaayos tong bus eh. Tara na, bago pa matunto ng ibang pasahero yung bahay, baka di sila tumatanggap ng maraming tao. Ano ka ba? Ayaw mo bang tulungan ng iba? Tsaka, paano si Carla? Baka maulanan siya. Napakalakas pa rin ng ulan at iisa lang ang payong namin. Papayuhan ko na lang kayo. Dali na, kunin mo na yung bata. Ako na sa mga gamit. Hindi niya tinanggap ang mga protesta ko at halos hataki na niya kami palabas. Napakalakas ng buhos ng ulan kaya nangamba ako para kay Carla. Pilit kong binabalot ang sanggol sa mga tela para hindi siya mabasa pero ramdam ko ang init na nagmumula sa kanyang katawan na tumatagos dito. Malayo pa ba, Ricky? Halos sumigaw na ako para magkarinigan kami. Wala nang kwenta ang payong dahil nababasa na kami. Sinubukan kong takpan kahit ang mukha na lang niya hanggang sa maaninag ko ang isang bagyang ilaw sa gitna ng kagubatan. Nanggagaling ito sa bintana ng isang malaking bahay na may matataas na bakuran. Ayun, sumilong muna kayo dito sa puno. Kakatok ako sa gate. Kumatok siya ng kumatok sa bakuran ng malaking bahay pero walang sumasagot. Hinahampas na niya ito. Napatingin ako sa bintana ng bahay at doon ko namataan ang anino ng isang babae. Nakatayo lang ito at misulang pinagmamasdan ang aking asawa. Ay! May babae sa bintana! Kumuhay ka para makita ka niya, Ricky! Sumunod si Ricky pero hindi pa rin gumagalaw ang anino. Maya-maya ay biglang nagbukas ang gate. Isang dalaga ang dumungaw sa pagitan nito. Lumapit ako sa gate habang minamanmanan pa rin ang babae sa bintanang nananatiling nakatayo at nagmamasid sa amin. Bumungad sa amin ang mukha ng isang dalaga. Matinding takot ang mababakas sa kanyang mukha na siya namang ikinabahala ko. Umalis na kayo habang hindi pa siya bumababa. Ricky, baka dapat tayo makinig sa kanya. Ha? Teka lang, miss. Huwag mo muna kaming paalisin. Kailangan namin ng tulong. May sakit yung anak namin, oh. Eh, na-stranded kasi yung bus namin. Please, umalis na kayo habang may pagkakataon pa kayo. Lumingon siya sa likod niya at sumulyap sa bintana ng malaking bahay. Siguro may nakita siya dahil biglang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Ang kaninang nagpapanik na dalaga ay naging blanco ang mukha. Bigla siyang yumuko at tumingin sa aming mga paa. Rosel, papasukin mo sila. Isang malambing na boses ang narinig namin mula sa loob ng bahay. Sinigawan niya ang dalaga pero parang kinakanta niya ito. Napapikit ang dalaga sa utos ng babae. Nagbuntong hininga siya at binuksan ang gate. Nagpasalamat ako sa kanya pero hindi na niya inalis ang tingin sa lupa. Thank you, Rosel. Napahinto at napatingin sa akin si Rosel nang banggitin ko ang pangalan niya. Dali-dali namang nagtungo si Ricky sa pintuan ng bahay. Tinulungan kami ni Rosel sa aming mga gamit at kulang na lang tumakbo siya paalis matapos niyang ilapag ang mga bag namin sa isang lamesa.
Wow, malaki naman itong bahay. Oo nga, hindi mo akalain na may ganito sa gitna ng gubat. Nasa na kaya yung may-ari, no? Yung nasa bintana kanina? Dito namin narinig ulit ang nakakabighaning boses mula sa second floor ng bahay. Bumaba ang isang babae sa engranding hagdan at humarap sa amin. Napakaputi niya at may katangkaran, para bang may lahi. Hello. Magandang gabi po. Pasensya na po, bigla po kaming nang istorbo at ang himasok dito sa inyo. Eh, dahil po kasi sa bagyo, na-stranded po yung bus namin sa highway. Walang problema. Kahit sino, welcome dito sa pamamahay ko. Ngumiti ang babae kay Ricky at tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Napaurong ang asawa ko at napahawak sa kanyang batok. Ah, hi! Ako po si Maya. Siya naman po si Ricky, asawa ko. Tsaka ito naman po yung baby namin, si Carla. Hindi pa rin inaalis ng babae ang mga mata niya kay Ricky habang nagpapakilala ako. Tinanggal lamang niya ang kanyang malagkit na tingin sa lalaki nang umiyak si Carla. Ako si Melinda. Pamamahay ko to at ang mga katabing lupain ay pagmamay-ari ko rin. Umiiyak ang bata at malakas ang bagyo sa labas kaya dito na muna kayo tumuloy. Walang kaso sa akin. Naku, maraming salamat po. Kinakabahan kasi kami dun sa bus eh. Kahit na maayos pa yung makina, parang delikado kung babiyahe kami sa gitna ng bagyo. Nilalagnat kasi yung baby namin. Eh, kailangan lang po namin ng gamot para sa anak namin. Tapos, alis na po kami, Miss Melinda. Huwag na kayong magpo sa akin. Hindi naman ako mukhang matanda, diba? Umiling ako dahil mukhang ang hindi kami nagkakalayo masyado ng edad. Ayoko din ng miss. Masyadong formal. Okay po. Kung pwede na lang po kaming makahingi ng gamot. Napangiwi ako sa sabi ni Ricky. Hindi na niya sinunod ang sabi ni Melinda at nagpupumilit pa siyang umalis. Mabuti nang dumito na muna kayo. Huwag na kayong lumabas kahit ngayong gabi lang. Melinda, sandali lang. Kung okay lang, kakausapin ko lang saglit ang asawa ko, ha? Agad kong hinatak si Ricky palabas ng pintuan ng bahay. Ricky! Ano ba? Ano nangyayari sa'yo? Hindi ba ikaw ang may gustong pumunta rito? Hindi ba ikaw yung nagpupumilit na makituloy tayo kaysa bumiyahe? Oo, pero Maya, ibang pakiramdam ko sa babaeng yan eh. Hindi ko mawari pero ayoko na dito. Halika na, umalis na tayo. Ha? Eh, paano gamot ni Carla? Inaapoy siya ng lagnat, Ricky. Bahala na. Basta hindi dito, okay? Tara na. Sumunod ako kay Ricky nang pumasok ulit siya sa bahay para kunin ang mga gamit namin. Pero nadatnan namin si Melinda na hawak ang payong namin. Aalis na kayo? Paano kayo niyan? Eh, sira ng payong nyo. Ito, oh. Paano kayo susuong sa bagyo niyan? Ha? Eh, hindi naman sira yan kanina. Sigurado ka ba? Napakalakas ng hangin, malamang nasira yan kanina. Hindi ba kami pwedeng makahirap lang ng payong? Sige na po, kahit para lang sa baby namin. Wala kaming payong dito. At isa pa, wala rin kaming gamot. Ano? Parang imposible naman po yata yun. Wala talaga kayong payong o kahit anong gamot para sa lagnat? Tatawag ako sa manggagamot kung gusto nyo. Sige. Makakarating kaya siya agad? Mabilis lang yun. Kaya nyo bang hintayin para sa kalusugan ng anak nyo? Siguro naman gagawin nyo ang lahat para sa baby nyo, hindi ba? Oo naman. Ricky? Tumango na lang siya at hindi na nagsalita. Halika kayo, umupo muna kayo sa sala. Dito kayo maghintay habang tumatawag ako sa manggagamot. Baka nagugutom na kayo, nauuhaw? Magpahinga muna kayo. Salamat, Melinda.
Ngumiti ulit ang babae at tumingin kay Ricky bago umalis. Maya-maya pumasok si Rosel na may dalang mga pagkain. Thank you, Rosel. Kumain ka na ba? Umiling lang ang dalaga habang sumusulyap sa pintuan kung saan lumabas si Melinda. Busog pa kayo, di ba? Siguro wag muna kayong kumain. Rosel! Halika rito. At dahil Maya, ano yun? Ang weird nila. Huwag mong hawakan yung pagkain ha. Huwag kang kakain. Eh, hindi ko alam pero okay, wag tayong kumain. Kaso, kailangan kong palitan ng diaper si Carla eh. Pupunta muna kami sa banyo ha. Buhat-buhat ang sanggol, naganap ako ng CR. Luma na ang bahay pero napakalaki nito. Pasikot-sikot ang mga daan at karamihan sa mga kwarto ay sarado. Sa dulo pa ng unang palapag ng bahay ako nakakita ng CR. Agad kong pinalitan ang diaper ni Carla na nakatulog na sa sobrang pagod. Pagbalik ko sa sala, nakita kong may iniinom si Ricky mula sa isang tasa. Padating ng manggagamot. Habang naghihintay, kumain na muna kayo. Tama si Melinda. Kumain na muna tayo. Kumunot ang noo ko sa sabi ng asawa ko. Napansin ko din na magkatabi na sila ni Melinda sa sofa. Kanina ay nasa silya lang si Ricky, malayo sa babae. Okay. Ricky, pwede ba muna kitang makausap saglit sa labas? Wag na, kumain na muna tayo. Nilalantakan na niya ang mga nakahaing pagkain na parang isang buong araw siyang hindi nakakain. Tuloy-tuloy din siya sa pag-inom ng mainit na kape. Maya, kumain ka na. Nakakaya, oh. Napakabait na nga sa atin ni Melinda, oh. Para hindi na naman magsimula ng away, sumunod na lang ako sa sinasabi niya kahit nakapagtataka ang nangyayari. Wow! Ang sarap naman itong lahat! Pati ang juice niyo, masarap! Oh, di ba? Kailangan niyo lang subukan. Wala namang nawala sa inyo. Nasarapan pa kayo. Baka gutom na rin ng bata. Magtimpla ka ng gatas. May tubig dyan. Okay, pero ang sarap talaga ng pagkain niyo eh. Lahat, napakasarap. Kakaiba! Paulit-ulit kong sinabi dahil sadyang napakalinamnam ng lahat ng nakahain. Nilagay ko ng nilagay sa bibig ko ito kahit mahirinan na ako. Nagtimpla ako agad ng formula ni Carla at pati ang sanggol ay naubos agad ang gatas niya. Ikaw, Ricky, may gusto ka pa ba? Huwag mong kalimutang ubusin ang kape mo. Baka lumamig na. Salamat, Melinda. Buti na lang, napagpag kami dito sa bahay mo. Napakabait mo talaga. Sigurado ka bang wala kang asawa? Babaeng katulad mo, siguradong maraming mahuhumaling. Tumaas ang kilay ko dahil salungat ito sa sabi ni Ricky kanina. Pero na-distract ako sa mga pagkain kaya hindi na ako nagtanong pa. Matapos maubos ni Ricky ang iniinom niya, binigyan siya ulit ng kape ni Rosel. Ngumiti si Melinda sa amin. Ito ang huli kong nakita bago ako makatulog sa sala. Hindi ko alam kung ilang oras ang nakalipas pero bigla akong nagising at agad kong kinapa kung nasaan si Carla. Napanatag ako nang makita na nakahiga siya sa pagitan namin ni Ricky sa isang malaking kama. Sinubukan kong idilat ang mga mata ko pero kusa itong pumipikit. Ricky? Ricky! Hmm? Ano nangyari? Hindi pa nasa sala tayo kanina? Ha? Huh? Oo nga. Tapos pagkakain natin, ininto ka na, kaya pinatuloy tayo ni Melinda dito sa kwarto. Ano, hindi mo naalala? Hindi eh, wala akong maalala. Ricky, ano nangyayari? Bakit wala akong maalala? Minahon ka lang, Maya. Ano ka ba? Mag-relax ka nga. Buti nga, pinatulog pa tayo dito eh. Anong ibig mong sabihin? Hindi ba ang usapan, hihintayin lang natin yung manggagamot? Oo. Eh, hindi to makadaan yung manggagamot sa baha. Kaya nga nagdesisyon na ako na bukas na lang ipatingin si Carla.
Paano na si Carla ngayon? Paano yung lagnat niya? Ay, pinainom si Melinda sa kanya kaya humupa yung lagnat niya. Okay na ba? Gusto mo pa ng talakayan? Ating gabi na oh. Matulog na muna tayo. Ricky! Ricky! Hoy! Tumalikod siya sa akin. Hindi na niya ako sinasagot kahit alam kong gising pa siya. Bago uminit ang ulo ko, naramdaman ko na naman ang matinding antok. Sinubukan kong bumangon pero napakabigat ng buong katawan ko. Kinabukasan, ginising ako ng malakas na ulan na umahampas sa bintana sa gilid ng kama. Napaiktad ako dahil wala na si Carla sa aking tabi. Agad akong tumayo at gumewang-gewang. Napakapit ako sa dingding. Narinig ko ang mga pag-iyak ni Carla sa labas ng kwarto. Pinilit kong maglakad papunta sa boses ng aking anak. Oh, Carla? Carla, anak! Sinundan ko ang boses niya hanggang sa makarating ako sa isang balkonahe. Nadatnan ko si Ricky na buhat si Carla at sinusubukan siyang patahanin. Ricky? Ano nangyayari kay Carla? Hindi ko alam. Kanina pa siya nagsusukay. Dahil kaya sa lagnat niya? Hindi. Nawala na yung kagabi. Hindi kaya sa nakain natin? Hindi rin magandang pakiramdam ko eh. Sobrang sakit din ang ulo ko at saka... So sinisisi mo ba si Melinda sa mga pinakain niya sa atin? Ano gusto mong palabasin? Ricky! Ano bang sinasabi mo? Ano ka ba? Hindi ba ikaw nga yung gustong umalis na agad kagabi? Bakit nag-iba ng ihip ng hangin? Biglang nag-iba ng gusto mo. Iba lang ang pakiramdam ko kay Melinda. Tingin ko mabait siya. Dapat nga nagpapasalamat tayo sa kanya eh. Ha? Bakit bigla namang ganyan ka na? O bakit? Masama ba mag-isip ng mabuti sa kapwa, Maya, ha? Anong gusto mo? Pag-isipan natin ang masamang tao. E wala nga siyang ginawa kundi tulungan tayo. Hindi naman sa ganun. Nakakapagtaka lang kasi... Ay nako, ayoko na marinig yung mga angal mo. Puro ka negatibo. Di ka na lang magpasalamat. Ang kinakabwisitan ko yung ugali mo. Bakit nag-iba na lahat? Kahapon lang ayaw mo siya, pero ngayon gustong-gusto mo na siya? Gusto mo na rito? Anong kalokohan to, Ricky? Ewan ko. Basta nararamdaman ko na okay siya. Tapos ang usapan. O baka naman gusto mo na naman ako pagdudahan. Ayoko naman makipagtalo eh. Pagod na ako makipag-away sa'yo. Gusto ko na lang umalis dito. Hindi pa nga pwede. Abis na puro kaangal, bakit hindi na lang natin i-enjoy yung bakasyon dito? Ba't kailangan lagi ka naghahanap ng kakabwisitan? Sa tanong niya na ito, napatahimik ako. O sinasabi ko sa'yo, Maya, ha? Ayoko na marinig na kini-question mo siya. Umiinit lang yung ulo ko sa'yo eh. Tantana mo na nga yan. Ay, bahala ka na nga. Eh, anong oras daw ba darating yung manggagamot? Basta sabi ni Melinda, darating daw ngayong araw. Sige na, tatanungin ko lang ulit. Okay, sige. Pero kailangan ko yatang humiga ulit. Nahihilo ko, Ricky. Parang umiikot ang paningin ko. Ganito na lang. Hihingi ako ng pagkain kay Rosel. Baka gutom lang yan. Teka lang. Huwag ka umalis, Ricky. Pero agad na siyang umalis dala-dala si Carla. Gusto ko sanang sumunod pero nanghihina ang aking mga tuhod. Hindi ko namalaya na nakatulog na ako sa kwarto. Naramdaman ko na lang na ginigising ako ni Rosel. Ate, kumain ka daw muna. Ano nangyayari? Bakit ganitong pakiramdam ko? Hindi nagsasalita ang dalaga. Tinuro niya ang mga pagkain na nakahain sa tabi ng lamesa at umalis ng kwarto. Nilantakan ko ulit ang mga dala niya at dahil dito bumalik ang lakas ko. Katulad kagabi, napakasarap ng lahat ng nakahain. Nagkaroon ulit ako ng sapat na enerhiya kaya lumabas ako at hinanap si Carla. Natagpuan ko siya sa kamay ni Ricky at katabi ng mag-ama, si Melinda. Kinuha ko ang bata at sinuri ang kalagayan niya. Tinanong naman ako ni Melinda. Kumusta ka na, Maya? Sabi ni Ricky, hindi raw maayos ang pakiramdam mo. Ah, okay na ako. Parang tuwing kumakain ako rito, lumalakas ako.
Nakakatuwa naman. Sige lang, habang nandito kayo, kumain kayo ng marami. Salamat, pero pwede ko bang itanong kung anong oras darating yung manggagamot? Huwag ka mag-alala. Nagpasabi siya na darating siya ngayong araw matapos niyang bisitahin ng bayan. Dadaan daw siya. Okay. Salamat uli. Walang anuman. At gusto kong ipaalam sa'yo, kaibigan ko ang manggagamot, kaya huwag niyong alalahanin ng bayad. At kahit anong kailangan niyo, magpasabi lang kayo sa akin. Napakagalante mo, Melinda. Kakaibang babae ka talaga. Napakaganda mo pa. Napalingon ako kay Ricky sa sinabi niya. Ngumiti si Melinda sa lalaki at hinaplos ang braso nito. Napayuko naman si Ricky at parabang nahihiya. Nanlaki ang mata ko sa eksena. Ngayon ko lang nakita ang asawa kong nahiya ng ganto at pumuri ng ibang babae. At sa harap ko pa nangyayari ang lahat. Excuse me lang, Ricky. Pwede ba tayo mag-usap sa kwarto? Hindi. Kaya nakakaya, Maya. Kita mo kinakausap pa tayo ni Melinda eh. Ricky! Huwag na sanang uminit ang ulo mo, Ricky. Hindi naman ako nagre-reklamo. Sige lang. Gusto mo, sa akin muna si Carla habang nag-uusap kayo sa taas. Mawalang galang na pero ayokong may ibang tao na bumubuhat kay Carla eh. Kahit si Ricky ayaw niya yon. Ay, nakakalungkot naman. Talaga ba, Ricky? Nang makita ni Ricky ang pagsimangot ng babae sa kanya, agad siyang tumayo at sa matinding pagkabigla ko, kinuha niya ang sanggol mula sa mga kamay ko at inabot kay Melinda. Ricky! Sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, hindi lang siya pumayag pero siya pa ang nagbigay ng anak namin sa isang estranghero. Magpuprotesta na sana ako kaso bigla kong hinatak ni Ricky paakyat sa aming kwarto. Ano ba, Maya? Pinapahiya mo na ako. Sadya ba gusto mong basusin ang may-ari ng bahay na tinutuluyan natin? Hindi na kita maintindihan! Bakit ka nagkakaganyan? Hinahayaan mong hawakan ka niya, tapos ngayon pati si Carla? Hindi mo ba naiintindihan ang sitwasyon natin? Check mo ang phone mo. Tingnan mo nga kung may signal ka na. Wala pa rin. O, buksan mo ang kortina, tumingin ka sa bintana, dali. Malakas pa rin ba ang ulan? Bumabagyo pa rin. Oo. So sa tingin mo, sa lagay ng panahon at sa sakit ni Carla, anong opsyon natin? Yung sa totoo lang ha? Okay, naiintindihan ko na wala tayong ibang magagawa kundi hintayin yung manggagamot, pero kailangan ba sumipsip ka ng ganyan sa kanya? Hinablot ni Ricky ang aking braso. Diniinan niya ang pagkahawak sa akin habang binabantaan ako. Huling beses na natin pag-uusapan to. Huwag kang bastos, Maya. Mabait siya sa atin. Huwag kang abusado. Binitawan niya ang braso ko at lumabas ng kwarto. Napalunok ako kahit kailan ay hindi pa umabot sa pisikalan ang mga away namin. Susunod na sana ako sa sala pero napahinto ako sa hagdanan. Narinig ko ang mga bahagyang pagiyak ni Rosel, kaya sinundan ko ito. Nakaabot ako sa likod ng bahay kung saan abala siya sa paghuhukay habang umiiyak. Sa tabi niya ay may mga malalaking itim na supot na siya namang nilagay niya sa loob ng hukay. Matapos noon ay kinuha niya ang isa doon at binubulungan niya ito. Rosel, okay ka lang ba? Bakit mo kinakausap yung laman ng supot? Kitang-kita ko kung paano niya pinunasan ang mga mata niya bago niya bitawan ang hawak na pala at mabilis na itinago sa likod niya ang supot. Lumapit ako sa kanya at doon ko na amoy ang mga supot. Bakit ang baho? Amoy patay na daga na ewan. Nako, wala po ito, te. Ano lang, basura. Wala bang nagkokolekta ng basura dito? Ay, nga naman, nasa kagubatan kayo. Pero kailangan mo pa talagang gawin yan sa gitna ng bagyo. Nababasa ka na, Rosel. Okay lang po ako, te. Pumasok ka na sa loob, baka hanapin ka na. Sigurado ka ba?
Narinig ko kasi umiiyak ka kaya ako lumabas eh. Hindi na siya nagsalita at mukhang hindi na siya mapakali sa presensya ko kaya pumasok na ako sa loob. Lumayo na rin ako dahil sa sobrang sangsang ng hawak niyang supot. Hindi pangkaraniwang basura lang ang amoy nito. Bumalik ako sa sala at doon ko nakita ang isa pang nakababahalang eksena. Ha? Ano yung nasa bibig mo, Carla? Ah, yan ba? Wala lang yan. Huwag mo nang isipin. Kinagat ka niya at sinisip-sip niya ang dugo mo dahil naglalaro siya? Hayaan mo na mga bata. Tumahimik ako. Pinigilan ko ang sarili ko bago ako magpanik. Nang palusot ako natitingnan ang diaper ni Carla sa banyo, pero ang katunayan niyan ay dali-dali kong tinanggal ang lahat ng bakas ng dugo sa bibig ni Carla. Anong ginawa niya sa'yo, Carla? Sa puntong yun, nangako ako sa sarili na hindi ako papayag na mawala sa piling ko ang sanggol kahit ano ang mangyari. Babalik na kami ng sala nang may isang napakabangong amoyang nang akit sa akin para sundan ito. Umabot kami ni Carla sa kusina kung saan nagluluto na si Rosel. Napansin kong may nilalagay isang pulang likido mula sa maliit na garapon sa malaking kumukulong kaldero. Hello, Rosel. Sobrang bango naman yan. Pero bakit mo nilalagyan ng food coloring? Umiling siya ng umiling. Bakas sa mukha niya ang panik. Uy, relax ka lang. Natatakot ka ba sa akin? Siguro mahihain ka, no? Pasensya ka na, ha? Kaedad mo kasi yung kapatid ko. Kamukha mo pa. Namimiss ko na kasi yung kakulitan, eh. Tumangulang siya. Matagal ka na bang nagtatrabaho dito? Lumaki na ako dito. Napakalungkot ng kanyang mukha habang sinasabi ito. Nasa ng pamilya mo? Nasa ibang lugar ba ang mga magulang mo? Hindi. Namatay na sila. Iniwan nila ako. Matapos niyang sabihin ito, tumingin siya sa bandang kakahuyan at halos maiyak na. Umalis na kayo rito. Ha? Anong ibig mo sabihin? Alam kong mabait ka kaya kunin mo ang anak mo at umalis na kayo. Pero bakit? Hinihintay pa namin yung manggagamot eh. Kailangan ko ipacheck ang anak ko. Basta, makinig ka na lang, please. Napatingin kaming dalawa sa bumukas na pinto. Nakapamewang si Melinda at nasa likod niya si Ricky. Nandito ka pala, Maya. At anong sinasabi mo sa kanya, Rosel? Anong dapat pakinggan? Hinablot niya ang buhok ng dalaga at kinalad ka dito sa likod ng bahay habang ako naman ay hinatak ni Ricky papunta sa kwarto namin. Teka, Ricky! Nasasaktan ako! Huwag ka nga makialam. Tingnan mo na inis tuloy si Mel. Bakit ba nagiging asungot ka na? Di ka naman ganyan dati, ah. Naamoy ko kasi yung pagkain. Sinundan ko lang. Teka, kailan mo pa siya sinimulang tawaging Mel? Close na kayo? Manahimik ka nga at pumirmi sa isang lugar, okay? Huwag ka na magtanong ng kung ano-ano dyan. Makakainit ka ng ulo eh. Bago pa ako makasagot, nakita naming kumurap ang bumbilya sa kwarto at sabay na wala ang kuryente sa buong bahay. Napakapit ako kay Ricky. Tinanggal naman niya ang kamay ko sa kanya. Run out. Dito lang, pupunta ako na si Mel. Baka kailangan niya ng tulong. Iniwan niya kami ni Carla sa kwarto. Nang sisimula na akong magdamdam kay Ricky sa mga kakaibang kinikilos niya, mas may pakialam sa kay Melinda na kakakilala lang niya kesa sa mag-ina niya. Ana! Anak! Anong nararamdaman mo? Diyos ko! Ano nangyayari sa'yo?
Hinaplos ko ang noo niya at nalamang nilalagnat na naman ng sanggol. Nagpunta ako sa pinto at binuksan ito pero nakalock. Kaya humiga na lang kami sa kama at naghintay. Kalaunan ay nakatulog kami parehas. Nagising akong gabi na dahil may kumakatok sa pinto. Nagpaakyat ng pagkain at kandila para sa inyo, ate. Agad kong binuksan ang pintuan at namataan ang dalaga na may hawak na tray. Nakayuko siya at halos matakpan na ng buhok ang buong mukha niya. Hindi ko napansin na kumakalam na pala ang aking tiyan. Nagsisimula na ring umiyak si Carla. Binuhat ko siya at sa gilid ng aking mata nakita kong umiika-ika si Rosel papunta sa lamesa. Uy! Okay ka lang ba? Tumangulang siya. Tinuro niya ang pagkain. Dito ko nakita na may malaking sugat siya sa pisngi na wala naman doon nang magkausap kami kanina. Sinaktan ka ba ni Melinda? Hindi siya nagsasalita at nakayuko lang. Nasaan si Ricky, Rosel? Nakita mo ba siya sa baba? Umiling lang siya at agad na umalis. Nagdesisyon akong hanapin na lang siya mamaya at unahin si Carl na umiiyak na naman. Sinindihan ko ang kandila at nakita ang lagay niya. Naku, Carla. Papalitan natin diaper mo, ha? Pasensya ka na, nakatulog ako. Mukhang masama din ang pakiramdam mo. Gutom ka na ba? Matapos sa sikasuhin ng sanggol, kumain na ako. Agad na napawi ang sakit ng tiyan ko, pati na rin ang masamang pakiramdam ay nawala na parang bula. Bigla akong kumalma. Tila ba kakaiba ang mga pagkain sa bahay na ito? Minabuti kong hanapin na si Ricky. Buhat-buhat si Carla sa isang kamay at hawak ang kandila sa isa pa. Lumabas kami ng kwarto. Ricky! Pero walang sumasagot. Sa gitna ng katahimikan at kadiliman ng bahay, sinimulan ko siyang hanapin sa mga kwarto sa second floor. Karamihan sa mga kwarto dito ay nakasarado at hindi mabuksan. Nakaabot ako sa kabilang dulo, sa harap ng isang malaking pinto. May ilaw akong naaaninag sa ilalim nito. Ricky! Wala pa rin sagot. Tinula ko ang pinto at ang una kong nakita sa entrada ay isang makalumang telepono na nakapatong sa lamesa. Inangat ko ito agad pero walang ringtone. Sinundan ko ang cord ng telepono pero putol. Paanong putol kung sinabi ni Melinda tumawag siya ng manggagamot? Napatingin ako sa kabilang parte ng kwarto. Merong mga tawanan na nagmumula sa dulo nito. Dahan-dahan akong pumasok sa looban kung saan ko namataan ang isang nakababahalang tagpo. Mula sa liwanag ng mga kandilang nakapalibot sa kwarto ni Melinda, nakita ko si Ricky na nakaupo sa isang sofa sa tabi ng kama. Nakapikit siya habang hinahalikan ni Melinda ang kanyang leeg. Ricky! Ano ginagawa mo? Hello, Maya? Ang kapal ng mukha mo! Ano nangyayari dito? Ngumiti si Melinda sa akin at tumulong pulang likido mula sa bibig niya. Tiningnan ko ang leeg ni Ricky. Wak-wak ito. Sa pagkabigla na pasigaw ako, sa aking panik na paurong ako at nagsimulang dumilim ang aking paningin at dinapuan ako ng matinding panghihina. Bumibigat ang mga mata ko hanggang sa napapikit na ako. Umiyak si Carla kaya pinilit kong buksan ng mata ko. Ang huli kong nakita ay palapit si Melinda sa akin. Naramdaman kong tinatanggal niya sa kamay ko ang sanggol kasabay ng pagtahan ni Carla. Ang pagtawa ni Melinda. Maya-maya ay nararamdaman ko na may yumuyugyug sa akin.
Maya, gumising ka! Diyos ko, Ricky! Pinabangungot ka kanina pa. Ano ibig mo sabihin? Kanina ka pa umuungol dyan, napasigaw ka pa. Ano bang nangyayari sa'yo? Kumapit ako sa kamay niya. Hindi ako makapaniwalang buhay pa siya. Parang totoo ang lahat ng nakita ko. Umiling-iling ako para mawala ang pagdodoble ng aking paningin. Ang sama ng panaginip ko, Ricky. Hindi ko na alam ang nangyayari sa akin sa totoo lang. Nalilito na ako. Akala ko kaka-brownout lang ngayon, pero kakagising ko lang. Bigla ba akong nakakatulog? Kahapon pa yung brownout. Madaling araw na ngayon, oh. Ricky, pangalawa na to. Hindi ako makapaniwalang may mga blanko sa memorya ko. Hindi maayos ang pakiramdam ko simula nang dumating tayo dito. Eh, baka sa pabalik-balik na lagnat yan. Pagpatingin ka na rin sa manggagamot. Kinabukasan, determinado akong matuldukan na ang lahat ng kababalaghan. Natagpuan ko si Ricky na nagkakape sa sala katabi na naman ni Melinda. Anong oras darating ang manggagamot? Kahapon pa niya sinabing darating siya pero hindi siya sumisipot. Naiinip ka na ba, Maya? Oo! Pasensya na kung nagkakaganito ko pero ano pa talaga nangyayari? Paiba-iba ang sinasabi niya. Ricky, baka gusto din ni Maya ng kape. Oo naman, Mel. Bibigyan ko siya. Napakaganda ng mungkahi mo. Maya, ito. Uminom ka muna. Tumayo si Ricky at inaabot sa akin ang kapeng iniinom niya. Ayoko, Ricky. No, thank you. Gusto ko lang talaga malaman kung darating ba talaga yung manggagamot kasi kung hindi, aalis na kami. Kahit suungin ko yung baha, magpupunta na kami sa ospital ngayon din. Shhh! Maya, huwag ka nang tumanggi kay Mel. Inumin mo na to. Pinagduldulan niya sa akin ang tasa hanggang sa pinwersa na niyang buksan ang pangako at binuhos ang mainit na kape. Ricky, ano ba? Naggalit ako ng gusto sa ginawa ng asawa ko, pero sa isang iglap biglang nawala ito kasabay ng paglabo ng aking paningin. Sa kabila nito, kumalma ako at nakaramdam ng matinding kasiyahan. Napakainit ng dibdib ko. Napangiti ako kay Melinda. Thank you, Melinda. Maayos ng pakiramdam ko. Sobra-sobra na yata ang ginagawa mong kabutihan para sa pamilya namin, ha? Walang anuman. Uminom ka pa ng kape. Sa katunayan nga, Mel, kung mamarapatin mo, gusto pa namin dito ng mas matagal, eh. Okay lang ba? Eh, napakapayapa kasi ng lahat dito. Ngayon lang ako nakaranas ng ganito. Sulitin na natin, hindi ba, Maya? Oo naman, walang kaso. Sumang-ayon ako sa sinasabi ni Ricky kahit may maliit na parte sa akin ang gustong tumanggi. Hindi ko ito pinansin. Napakagandang balita. Maya, maaari ko na bang buhatin si Carla? Si Carla? Oo naman. Kahit anong gusto mo, Mel. Magaling. May kumurot sa aking puso nang makita na binubuhat na niya si Carla. Pero bago ko ito pag-isipan, sinenyasan ako ulit ni Melinda na uminom ng kape. Kaya sumunod ako agad. Ay! Ang cute talaga nitong bata. Gusto mo pa bang makipaglaro sa akin ulit? Mukhang pati si Carla, nahuhumaling na sa'yo, Mel. Sabihin na lang natin na parehas kaming mahilig maglaro. Diba, Carla? Gusto mo ba ulit nito? Kinagat niya ang kanyang hintuturo at nilagay ito sa bibig ng sanggol. Sa umpisa, hindi ko maintindihan ang nangyayari, pero makalaunan ay sinipsip na ito ni Carla. Gustong gusto niya ang dugo mo. Ganun na nga. Hindi ba nakakatuwa, Maya? Walang bakas ng kasiyahan sa akin. Madhid lamang ako habang pinapanood ang anak ko habang kinakagat niya ang daliri ng babae.
Halos ginawa na niyang gatas ang dumadaloy sa daliri ni Melinda. Hindi ko alam. Parang hindi. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko eh. Ricky, bigyan mo pa siya ng kape. Okay, Mel. Masusunod kung anong gusto mo. Matapos kong inumin ang kape, napangiti akong muli. Napatingin ako kay Carla at sa ginagawa ni Melinda sa kanya. Ang kirot sa puso ko kanina ay hindi ko na matagpuan. Tumawa ako sa nangyayari kahit hindi ko alam kung bakit. Alam ko lang na gusto ni Melinda na gawin ko ito, kaya yun ang ginagawa ko. Maya, kunin mo muna itong bata. Gusto ko makasama si Ricky. Umalis kayo. Okay, masusunod. Halika, Carla. Lalabas tayo para mag-enjoy sila Daddy at Mel. Huwag mong kalimutan uminom ng kape. Doon muna kayo ng bata sa kwarto. Lalabas lang kayo pag sinabi ko. Agad kong kinuha ang tasa at inubos ito. Ngumiti ako kay Melinda habang nakikita kong ipinlupot niya ang kanyang mga braso sa mga balikat ng asawa ko. Nagtatawanan sila nang isara ko ang pintuan. Nagtungo ako sa kwarto at sinarado ang pinto. Hindi ko alam kung ilang oras ang lumipas, pero sinunod ko lang ang utos ni Melinda. Kahit anong gusto niya, ay tingin ko, susundin ko. Pinadalhan ka ng pagkain. Ay, salamat, Rosel. Pero hindi pa yata ako nagugutom eh. Ate, sorry pero kailangan mong kumain. Baka magalit siya sa akin pag hindi ka kumain. Wala akong gana. Parang gusto ko lang makita si Melinda. Gusto kong bumaba. Pwede kayang bumaba na ako? Gusto kong sumama sa kanila. Nanlaki ang mga mata ni Rosel sa mga sinasabi kong ito. Tiningnan niya si Carla. Pati ikaw? Uminom ka ba ng kape? Oo, pinainom nila ako eh. Bakit? Yung bata. Diyos ko, may ginawa na ba siya dun sa bata? Anong ibig mong sabihin? Anong ginawa? Kung makatanong ka naman, parang may masamang ginawa si Melinda. Eh ang bait-bait niya nga sa amin. Pinainom pa niya ang dugo niya kay Carla at pinapatuloy niya nga kami dito ng libre at pinapakain ng masasarap. Ate Maya, iyan ang pangalan mo, di ba? Kailangan mong matandaan kung sino ka. Alalahanin mo kung bakit kayo nandito. Hindi ko alam kung anong sinasabi mo. Diyos ko, ang bata. Ayoko na maulit. Please, tandaan mo kung sino ka. Hindi kita maintindihan, Rosel. Nilagay niya ang kanyang mga kamay sa balikat ko at niyug-yug ako. Napakahigpit ng kapit niya. Ayoko na. Hindi ko nakakayanin ko isa pang bata. Parang awa mo na gumising ka. Ipaliwanag mo sa akin. Wala akong maintindihan sa mga sinasabi mo, Rosel. Kahit anong paliwanag ang gawin ko, hindi mo talaga maiintindihan sa ngayon. Baka itanggi mo pa. Sayang ang oras. Kailangan kong gawa ng paraan to. Hindi na ako papayag. Kawawa ang sanggol. Teka lang! At huwag ka nang iinom ng kape o kakain ng kahit na ano. Nagmamadaling lumabas ng kwarto ang dalaga. Hindi ko na nakita si Rosel buong araw. Kahit sila Melinda ay mukhang nakalimutan na rin kami. Nakakulong lang kami ni Carla sa kwarto. Sinubukan kong sundin ang bili ng dalaga na huwag kumain o uminom ng kape kahit kumakalam na ang aking tiyan. Umabot ang gabi at sa wakas ay bumalik na sa kwarto namin si Ricky. Anong nangyari sa'yo? Bakit di na kami pinalabas ni Mel? Ewan ko, pero marami kaming ginawang masaya. Kumunot ang aking ulo. Hindi ko alam kung naiinggit ako dahil siya ang piniling makasama ni Melinda o nagseselos ako sa babaeng kasama ng asawa ko. Halo-halo na ang mga pakiramdam na lumulutang sa akin.
Litong-lito na ako. Matulog na tayo, napagod ako. Bukas kakausapin ka daw ni Mel. Hindi ako nakatulog sa mga lagay ng pangyayari. O dahil marahil, inahanap talaga ng tiyan ko ang masasarap na pagkain. Pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, may nagtutulak sa akin na sundin ang payo ni Roselle. Bawat oras ay lumalakas ang boses na ito sa aking isip. Hanggang sa pagdating ng umaga ay pawis na ako at nanginginig sa pagsisikap na sundin ang payo. Palihim akong bumaba sa kusina at hinanap si Roselle. Sakto naman na namataan ko siyang dahan-dahang pumapasok sa gate ng bahay. Roselle, bakit ka lumabas ate? Baka makita ka ni Melinda. Hindi ko na kayang tiisin. Gutom na ako. Naku, sumama ka sa akin, madali. Hinatak niya ako papunta sa likod bahay at sa isang maliit na bodega. Bilisan mo ate, malapit na siya magising. Bakit? Anong nangyayari? Mamaya ako na ipapaliwanag, pero kailangan magtiwala ka sa akin. Tandaan mo, hindi kita niloloko. Para sa anak mo to. Ano ba yan? Tinuro ko ang mga hawak niyang bote, pero hindi na siya nagsalita. Maya-maya ay halos puwersahin niya ang laman ng maliit na bote sa bibig ko. Ano ba yun? Anong pinainom mo sa akin, Kadiri? Gusto mo pa bang makita si Melinda? Ha? Bakit mo tinatanong? Basta't sagutin mo na lang. Susunod ka pa ba sa lahat ng gusto niya? Hindi! Siyempre hindi! Nakahinga ng maluwag si Roselle sa sinabi ko. Sumulyap siya sa bahay bago bumulong. Inuutusan niya ako na may ilagay sa mga pagkain kaya ako nagkakasakit. Ang kape namang iniinom ng asawa mo, may gayuma. Kinukontra nito ang lason sa pagkain kung marami ka nang nainom. Katulad ng asawa mo, malamang ngayon ay nababaliw na siya kay Melinda. Ha? Shhh! Baka marinig niya tayo, te. Pag-isipan mo mabuti ang mga sinasabi ko. Siguro naman may mga napansin ka nakakaiba sa bahay, lalo na kay Melinda. Oo! Kaya ba bigla na lang ako sumang-ayon sa lahat ng sinasabi niya? Lahat ng gusto niya, sinusunod ko. Oo, pero dahil konti pa lang naiinom mo, hindi pa ganun kalakas. Ganyan pa lang. Itong ibibigay ko sa'yo, pangontra sa gayuma na galing sa albularyo. Dito na nagliwanag ang mga bagay para sa akin. Nasa peligro kami! Agad akong tumakbo pabalik ng bahay, pero pinigilan ako ni Roselle. Hinatak niya ako pabalik sa bodega. Hindi pa kayo pwedeng tumakas! Maniwala ka, marami nang sumubok. Kailangan mong iplano ng maayos. Pero, delikado mag-ama ko, si Carla! Ate, please! Ayoko na, hindi ko nakakayanin pag may bata ulit. Ulit? Anong ibig sabihin nun? May iba pa siyang ginayuma at nilaso ng ganito? Roselle! Nanlaki ang mga mata namin nang marinig ang pagtawag ni Melinda mula sa loob ng bahay. Kunin mo to, kung sakaling mapilitan ka ulit uminom ng kape. Pero kung ako sa'yo ate, iiwas na ako. Si Melinda hindi siya normal na tao. Mag-ingat ka! Sandali! Hindi pa pwedeng tumakas na lang kami. Tatakbo na lang kami papalik ng highway. Yan ang pinakadelikadong pwede mong gawin. Kabisado niya ang gubat. Roselle, nasan ka ba? Kumaripas siya ng takbo sa loob ng bahay nang tawagin ulit. Binulsa ko ang maliit na boteng binigay niya. Nanginginig ang mga kamay ko nang buksan ng kwarto namin. Ngayon na nawala na ang epekto ng gayuma sa akin, unti-unti kong napapag-connecta ang lahat. Iisa lang gusto kong gawin. Kunin si Carla at ipainom ang pangontra sa gayuma kay Ricky. At tumakas. Bahala na kung paano, basta't aalis kami dito. Ricky? Carla? Pero wala sila sa kwarto kung saan ko sila huling iniwang natutulog.
Dito ko na narinig ang mga boses mula sa dulong kwarto. Nabalot ako ng matinding takot nang buksan ko ang pinto. Kasama ni Melinda ang mag-ama ko sa kwartong akala ko sa panaginip ko lang nakita. Oh, Maya! Kanina ka pa namin hinihintay. Nadatnan kong buhat niya si Carla. Ang daliri niya ay nasa bibig na naman ang sanggol. Katabi nila si Ricky sa sofa na nakangiti sa kanilang dalawa. Nagugutom ka ba? Hindi, busog pa ako. Mamaya na lang, magdadala naman ng pagkain si Roselle. Ganun ba? Ricky, bigyan mo nga ng kape si Maya. Tinanggap ko ang inabot niyang tasa. Nakatitig sa akin si Melinda at hinihintay ang pag-inom ko. Kaya tinikom ko ang mga labi ko at nagkunwaring nakainom. Dumampi sa bibig ko ang likido pero hindi ko ito nilunok. Hindi ko tinatanggal ang tingin ko sa mga braso niyang hawak ang anak ko. Alam niyo, Maya, Ricky, hindi kayo ang unang mga pasaherong napadpad sa bahay ko dito sa gubat. Maraming mga nagbabiyahe dito galing ng Maynila. Kalimitan pa isa-isa. Pag minamalas, isang buong pamilya. Ganun ba? Hindi sila malas. Maswerte nga sila na makapunta dito kasi tinulungan mo. Sabihin na natin, ganun na nga. Sa puntong ito, handa akong hablutin si Carla mula kay Melinda. Ang iniisip ko na lang ay kung paano na si Ricky pag ginawa ko yun, kung hanggang ngayon ay mayat maya pa ang pag-inom niya ng kape. Bakit naman sa gubat ka nagtayo ng malaking bahay? Maraming pakinabang ang pagkakaroon ng bahay sa kagubatan. Katahimikan at higit sa lahat, privacy. Ngumiti si Melinda na parabang may sikreto siyang tinatago. Hindi niya alam na alam ko na ito. Alam kong nambibiktima siya ng mga tao. Hindi ko lang alam kung bakit. Privacy? Para saan? Hindi ka ba nalulungkot mag-isa sa buhay? Kayong dalawa lang ni Rosal dito, hindi ba? Hindi naman. Marami akong pinagkakaaliwan dito. Talaga? Katulad ng ano? Gusto mo talagang malaman? Maya, ikaw, gusto mo bang malaman? Okay, sige. Hindi ko sasabihin hanggat hindi ka pa umiinom ulit. Tumingin silang dalawa sa akin. Parehas nakangiti at nag-aabang sa gagawin ko. Kinuha ko ulit ang tasa at nakita kong pinapanood ni Melinda ang panginginig sa aking kamay. Tumaas ang kilay niya. Sinubukan kong hindi ulit lunukin ng kape. Isa pa. Sinunod ko siya dahil alam kong nakasalalay ang kaligtasan namin sa bawat kilos ko. Pero hindi ako nagtagumpay sa plano ko dahil tumayo si Melinda at siya na mismo ang nag-angat ng pangako para makitang iniinom ko ang kape. Sa bawat paglagok ko nito ay ganun na rin ang paglawak ng ngiti sa kanyang bibig. Magaling, Maya. Nasaan na tayo sa usapan? Tinatanong niyo kung ano ang pinagkakaabalahan ko dito. Gusto niyong malaman kung anong nagpapasaya sa akin dito. Tumango kaming dalawa ni Ricky. Napahinto ako dahil ramdam ko na agad ang epekto ng gayuma. Pilit ko itong nilalabanan pero sadyang malakas ang impluwensya nito. Gusto ko nang sundin ang lahat ng sinasabi ni Melinda. Gusto ko siyang pasiyahin sa abot ng makakaya ko. Pwes, ipapakita ko sa inyo. Ricky, kunin mo ang sanggol at ibigay mo sa asawa mo. Mas mabilis pa sa alas 4 ang sinunod ito ni Ricky. Kulang na lang ibato na niya si Carla sa akin. Niyakap ko ang anak namin. Pero napapikit ako sa sobrang sakit ng aking ulo. Para kong nahahati, isang parte sa akin ay gusto nang kumaripas ng alis dito at ang kabilang parte naman ay gustong makinig sa bawat salitang binibigkas ni Melinda. Pilit kong tinititigan si Carla. Pinipuwersa ko ang sarili ko na tandaan kung bakit ako nandito pero bawat segundo ay dumudulas na sa kamay ko ang katotohanan. Halika rito, Ricky. Dito tayo sa kama.
Bakit? Gusto kong mapanood ng asawa mo kung anong lagi nating ginagawa pag wala siya. Ah, yun ba? Ikaw naman, Mel. Sa atin na lang yun. Tumingin sa akin si Ricky. May isang segundo na nakita ko sa mukha niya na nagdadalawang isip siya, pero nawala ito nang sumigaw si Melinda. Halika, Ricky. Ngayon na. Parang maamong tupak. Sumunod ang asawa ko sa babae. Humiga siya sa tabi ni Melinda at pumatong ang babae kay Ricky at ngumiti sa akin. Panoorin mo, Maya. Parehas kami ni Carla. Gusto namin sumipsip ng dugo. Ang susunod na nakita ko ay isang bagay na hango sa aking bangungot. Kinagat ni Melinda si Ricky sa leeg habang tinatanggal niya ang pantalon nito. Aswang, naisip ko bigla. Hahayaan mo lang ba na mangyari to, Maya? Payag ka sa gusto ko? Tumitig ako kay Carla para hindi ko makita ang nangyayari sa kanila. Hindi ko malaman kung ano ang susundin ko. Pilit kong kinakapitan ang pagtanggi sa gusto ni Melinda pero matindi ang puwersa ng kayuma. Pinapanood ako ni Melinda habang nagtatalo ang pagkatao ko. Uminom ka ulit ng kape, Maya. Inangat ko ang aking kamay, inabot ko ang tasa, dinikit ko sa labi ko. Ito ang pinagkakaabalahan ko. Hindi ba ang saya-saya paglaruan kayong lahat? Yumuko ako para hindi ko makita ang nangyayari sa kama. Mga tunog lang na nagpaluwas sa akin ang naririnig ko. Habang nangyayari ang kahayupan ni Melinda, iniipon ko ang lahat ng lakas na natitira sa akin at unti-unti kong sinilid ang kamay ko sa aking bulsa. Kinuha ko ang maliit na boteng bigay ni Rosel at nagawa kong inumin ito. Nagliwanag ang paningin ko at hindi na ako nagpatumpik-tumpik. Tumakbo ako papunta sa pintuan, buhat-buhat si Carla. Maya! Maya, bumalik ka rito! Inuutusan kita! Bumalik ka! Tumakbo ako pababa ng hagdanan. Makalagpas ang entrada ng bahay, hindi na ako lumingon pabalik. Nakarating ako sa gitna ng mga kakahuyan at sa kasawiang palad. Umulan ulit. Nagsimulang umiyak si Carla. Tinakpan ko ang maliit niyang bibig para hindi kami matuntun. Magtago ka na, Maya! Hindi mo ba alam, paborito ko rin to? Gustong gusto ko pag hinahabol ang pagkain ko! Yumuko ako at nagtago sa likod ng isang puno. Kumihikbi sa aking mga kamay si Carla. Niyakap ko siya at lumuhod ako sa likod ng isa pang malaking bato. Pero walang kwenta ito dahil narinig ko ang boses ni Melinda sa taas ng puno. Sa gilid ng aking mga mata, nakita ko si Melinda na nakalambitin sa sanga ng malaking puno. Iba ang anyo niya. Hindi na siya mukhang tao. Subukan mong tumakbo. Bibigyan kita ng oras. Tumakbo ako ng tumakbo hanggang kaya ng mga binti ko. Nadapa ako, tumayo at tumuloy sa pagtakbo pero puro kakahuyan lang ang nakikita ko. Hindi ko matuntun ng lagusan papunta sa highway. Talagang umaasa ka pa, Maya! Sa tingin mo talaga mabubuhay pa kayo? Nagtago akong muli sa likod ng puno dahil bibigay na ang mga hita ko. Pero isa itong malaking pagkakamali dahil sa isang iglap, naramdaman ko ang isang klaseng sakit na ngayon ko lang naranasan sa buong buhay ko. Kinayon ni Melinda ng kanyang matatalas na kuko ang buong likod ko. Kinagat ang balikat ko at nagsimulang sipsipin ang dugo ko. Ang pinakamasakit pa dito ang huling namataan ko bago ako mawalan ng malay ay pilit niyang kinukuha si Carla mula sa mga kamay ko.
sa kasawiang palad, nagising akong nakahanto sa isa sahig ng kwarto ni Melinda. Ginising ako ng mga tili ni Melinda. Umiikot ang paningin ko at hindi ko maangat ang ulo ko sa sakit ng buong likod ko at leeg. Carla! Sinubukan kong tingnan kung nasaan ang anak ko, pero hindi ko siya makita mula sa sahig. Naririnig ko lang ang mga pagsisigaw ng aswang at ang pag-iyak ni Carla sa isang panig ng kwarto. Hanggang sa may malakas na kumulabog at tumilapon si Rosel sa sahig. Ang kapal na mukha mo, Rosel! Wala kang utang na loob! Bakit mo sila tinutulungan? Sinubukan kong gumapang papunta sa dalaga pero napakahapdi ng katawan ko. Hindi ako papayag pati ang sanggol, Melinda! Talaga? Hindi ka papayag? Katulad ng hindi mo pagpayag nung huling beses, ganun ba? Nagbago ka na ba, Rosel? O nagkukunwari ka lang? O mas masahol pa, ipokrita ka? Tama na! Tama na! Ang kapal na mukha mo! Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo, ano? Nagmamalinis ka na ba sa ngayon? Matapos ng lahat ng ginawa mo? Hindi yan totoo! Ikaw ang nagtulak sa akin! Lahat ng ginawa ko dahil sa'yo! Umpisa pa lang hindi mo na ako binigyan ng pagkakataong kumawala sa'yo! Yan ba? Yan bang sinasabi mo sa sarili mo para makatulog ka sa gabi? Pinilit kitang gawin lahat ng yon? Una pa lang, pinainom mo na sa akin ang dugo mo kaya ako nagkaganito! Pwes hindi na ako papayag na gawin mo yan sa anak ni Ate Maya! Hindi ka magpapalaki ng isa pang katulad mo! Ipokrita ka talaga! Bakit ka nag-iba ng isip? Dahil ba dito sa mga taong to? Sino ba ang mga yan? Hindi ba tinulungan mo pa ako nung huling beses nating gawin to? Hindi ba ikaw ang nakinabang? Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi ni Melinda. Kasabwat niya si Rosel? Di! Hindi ako nakinabang! Hindi ko kinatuwa yun katulad mo! Hindi ako nasisihan pumatay ng mga tao katulad mo! Kasinungalingan! Sabihin mo yan sa sanggol na sinakmal mo. Hindi ba nag-enjoy ka na sipsipin ang dugo niya dahil matamis? Ano, Rosel? Nalibing mo na ba siya? O tinapon mo lang na parang basura sa mga plastic bag mo? Halos masuka ako sa mga naririnig ko. Ang mga nakita kong basura, yung mga supot. Mga tao ang laman nun. May sanggol pa? Hindi ko gusto nangyari! Hindi! Makikita natin. Naramdaman ko na lang na may bumuhat sa akin at nilapag ako sa gitna ng kwarto. Maya-maya ay napahiyaw ako sa sakit dahil may kumakagat sa aking braso. Ah! Rosel, wag! Ramdam ko ang mga pangil ng dalaga sa aking mga kalamnan. Kahit anong pagtakwil mo sa sarili mo, aswang ka na rin katulad ko, Rosel. At ito ang gawain natin. Pagpistahan mo yan. Sunod ang sanggol. Ngayon na! Hindi ko na kaya! Sumigaw ng sumigaw si Rosel sa isang panig ng kwarto matapos niyang itigil ang pagkagat sa akin. Sa umpisa ay hindi ko maintindihan pero nang makita ko ang ginagawa ni Ricky, dun ko na naintindihan. Dahil hawak ang ilan sa mga kandila, niliyaban ni Ricky ang mga kurtina sa kwarto ni Melinda. Ricky! Ano ginagawa mo? Hindi ko yan pinag-uutos! Itigil mo yan! Ricky! Pero kahit anong utos niya, hindi na sumusunod ang asawa ko sa kanya. Hindi na ako susunod sa iyo, impakta ka. Wala nang epekto ang gayuma mo sa akin. Sinubukan ni Melindang hablutin si Ricky pero kumapit si Rosel sa kanya at ayaw siyang bitawan. Inalmot niya sa mukha ang dalaga at nagsimula silang maglaban. Kunin mo nang mag-ina mo, kuya! Ako nang bahala sa kanya! Hindi ako makapapayag!
Kinagat niya si Rosel sa braso at tumalsik ang dugo niya sa sahig pero hindi niya ito pinansin. Kinalmot niya si Melinda sa mukha at tinamaan ang mata ng aswang. Bilang ganti, hinatak ni Melinda ang kinagat niyang braso at natanggal na ito sa katawan ni Rosel. Tinulak ako ni Ricky palabas ng kwarto at pababa ng hagdan. Tutulungan ko siya. Tumakas na kayo ni Carla. Sige na, Maya! Tumakbo ako palabas ng bahay para sa kaligtasan namin, pero sa pagkakataong ito, tumingin ako pabalik. Nakita ko na nasusunog na ang buong pangalawang palapag ng bahay. Maya-maya, nakita ko si Melinda na kumapit sa bintana. Sinusubukan niyang buksan ito pero sa tindi ng apoy, hindi niya ito magawa. Pinanood ko ito habang tuluyang nasunog ang buo niyang katawan. Naglakad ako pabalik ng bahay, pero sinalubong ako ni Ricky na buhat-buhat si Rosel palabas ng bahay. Sunog na rin halos ang buong katawan niya at puro sugat at nawala na ang isang braso. Ang mukha na lang niya ang natitirang hindi sunog. Dahan-dahan siyang nilapag ni Ricky sa harap namin. Ate, patawarin mo ko. Hindi ko sinabi agad. Nahihiya kasi ako. Pinagsisisihan ko mo ang ginawa ko. Naging alimaw ako dahil hindi ko pinigilan si Melinda at tinulungan ko pa siya. Pinayaan ko siya. Huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi ka halimaw. Tinulungan mo kami. Kinuha ko ang natitira niyang kamay at pinisil ito. Ikaw lang ang nag-iisang taong naging mabait sa akin, ate. Pero huli na ang lahat. Mapapatawad pa kaya ako? Napakaraming namatay sa bahay na yan. Rosel, tandaan mo, mabuti ka pa rin. Sa huli, pinili mo pa rin gawin ang tama. Maraming salamat. Niligtas mo kami. Salamat, Rosel. Sa puntong ito, nagkukumbulsyon na siya. Hindi ko alam kung naririnig pa niya ang mga sinasabi ko, pero naramdaman kong pinisil niya ang kamay ko sa huling pagkakataon. Pumanaw si Rosel sa piling namin. Pinanood namin ni Ricky na masunog ang buong bahay kasama ang katawan ni Melinda. Kalaunan ay nagukay si Ricky sa kakahuyan at nilibing namin ang katawan ni Rosel. Sinabi sa akin ni Ricky kung paano siya tinulungan ni Rosel para makontra ang gayuma habang hinahabol ako ni Melinda sa kagubatan. Habang buhay niyang tatanawing utang na loob yun sa dalaga. Matapos ang lahat, sumakay kami ulit sa isa pang napadaang bus papuntang Bicol. Nang makarating kami sa Legazpi, hindi namin nireport sa pulis ang buong katotohanan dahil alam naming walang maniniwala sa amin. Nagbigay na lang kami ng anonymous tip tungkol sa sunog sa bahay sa gubat at nagpasabi na mabuti kong imbestigahan ng mga pulis ang mga hukay na kapalibot sa bahay para sa mga missing persons sa lugar. Isang di makakalimutang karanasan ang nangyari sa aming pamilya sa road trip na yun papuntang Bicol. Pero napagdesisyonan namin na imbis na ikasira ng relasyon namin ni Ricky ito, gawin na lang naming leksyon. Para na rin sa sakripisyo ni Rosel, para sa aming pamilya.